Hello mga boss, good day. Welcome back again to my channel. Ngayong araw na to mga boss is magpapalit tayo ng ramp cable wire sa rampa ng barko mga boss. No? Or yung kable ng rampa ng barko mga boss, kailangan nating palitan kasi medyo luma na mga boss, no? At umabot na sa kanyang running hours. So ngayon mga boss, medyo exciting tong gagawin natin ngayon na tutorial. Kasi nga mga boss, no, gumagamit ng reduction gear at tambor ng kable sa rampa itong barko na to mga boss. At saka LCT type siya. So magkaiba sila ng estilo ng pagpalit ng ramp cable wire mga boss, no, sa mga barko na telescopic ang gamit mga boss, or yung hydraulic ang ginagamit. So ngayon papakita ko sa inyo step by step kung paano ba papalitan ng kable ang rampa ng barko mga boss. So let's start. Una natin gagawin is i-arrange muna itong naka-rulyo o naka-pulupot na bago nating cable wire na ipapalit natin dito sa luma. Ipapakita ko sa inyo mga boss itong bago natin na cable wire. Meron tong sukat na 80 meters at 5'8 ang kanyang thickness mga boss, no. So kailangan ganito ang gagawin natin na proseso mga boss, no. So tanggalin natin siya sa kanyang pagkarulyo para hindi siya magkabuhol-buhol mamay, para madali na din natin siyang hatakin mga boss. Ito naman yung luma na cable wire na nakapulupot sa ating drum mga boss, no. So tatanggalin natin ito mga boss at atin itong ihiwalay. So ngayon sa tik-diskarte sa pagtanggal is dito natin sa gitna to puputulin mga boss, no, gamit ang welding between sa itaas na ruler at sa ating tambor mga boss, ha, dito sa gitna yan. So kailangan welding lang ating gagamitin sa pagputol mga boss para hindi siya mabuwaghag. At saka huwag natin kalimutan na lagyan siya ng alambre dito sa gitna mga boss, ha, yan, para sa pagdikit at pagwelding ng bago na kable at ang luma na kable mamaya. Okay, this is how to cut the cable. Look for cutting body driver. So idudugtong na natin itong bago natin na cable wire mga boss, no, yan, itong hinawakan ni Paridodong. So dito natin siya ikakabit at i-welding sa luma na cable wire. Yan, para sila magdikitan at saka madali na lang natin siyang hatakin mamaya mga boss. So ang diskarte na to mga boss, yung pagdugtong at pagwelding ng kable, is ito na ang pinakamadali na paraan mga boss, no, ng pagpalit ng kable ng rampa sa tambor or LCT type na barko. So next step mga boss is luluwagan na natin tong stopper ng lumang kable na nakashackle dyan sa itaas. Yan, ito nakapaday, no. Make sure mga boss, no, na maglalagay tayo ng lubid para mas madaling matanggal tong pin ng shackle at hindi rin mahulog itong shackle sa pagbaba. So ito na yung tinanggal natin sa pad ay sa itaas mga boss, no, na nakashackle. So yan, to tatanggalin natin tong lima na U-bolt na nakalock sa ating eye sa ating kable mga boss, para ibabalik natin to sa bago na kable. So susunod na step mga boss, no, is ihanda na natin ating sarili sa mabahabang hatakan mga boss. So ito na ang pampalakasan ng katawan. Yan. So kung makikita mo mga boss, kailangan hatakin natin ang luma na kable dahil susunod yung winilding natin na bago na kable. At saka mag-guide itong luma na kable dito sa kanyang mga ruler mga boss, no. So sa ganitong estilo mga boss, is hindi na tayo mahihirapan
na ikakabit tong bago na kable dito sa kanyang mga ruler or yung tinatawag na individual na pagpasok ng mga bagong kable dito sa mga ruler, mga boss. Kasi nga ang LCT type na barko is meron tong maraming ruler, mga boss, no? So anim na ruler to na papasukan mo ng bagong kable. So kung i-welding mo siya, mga boss, is magaguide lang tong luma na kable para susunod naman ang bagong kable at madali lang siya makapasok dito sa ating mga ruler. So kung nakikita nyo, mga boss, no? Yan, ito na yung bago natin na kable, mga boss, oh. Yan, so nakapasok na siya sa kanya mga ruler. Yan, sa itaas at sa ibaba, mga boss, no? So mas madali lang to na paraan. So ang next step na gagawin natin, mga boss, is ating puputulin tong dulo ng ating bago na kable at saka luma na kable, mga boss, no? Yung welding natin kanina. So ikakat na naman natin siya gamit ang welding, mga boss, no? So ito yung luma at ito yung bago. So ikakat natin sa gitna, mga boss. Itong pinakadulo ng pinagputulan natin ng luma at saka bagong kable, mga boss, no? Itong bagong kable, ang dulo niya is gagawin natin ng I, tapos ilalak natin gamit ang mga U-bolt na tinanggal natin sa luma kanina, tapos ibabalik lang natin to, mga boss, sa paglock, kasi ito yun ang ikakabit natin doon sa ibabaw na pad I. So ibabalik natin dito ang kanyang shackle at saka ilalak natin doon sa ibabaw na mga pad ay, mga boss, kasama doon sa mga ibang ibabaw na ruler. Ibabalikan natin itong ating ginawa na ay, mga boss, no? Doon sa kanyang pad ay sa itaas, mga boss. So hilahin natin gamit itong lubid, tapos ilalak natin itong shackle sa kanyang pad ay, mga boss. So ito na yung pinaka-stopper ng bago natin na kable na ikinabit, mga boss, no?
So ayan mga boss, oh, nakalak na ang ating shackle sa kanyang paday. So sa grupo ng mga ruler dito sa pangitaas na mga ruler mga boss, no. So diyan nakaposisyon ang stopper ng ating kable or itong shackle at saka paday. Then sa susunod na step mga boss, no, is itong naiwan na lumang kable dito sa ating tambor na nakapulupot. Is ito na naman ang ating hatakin, yan. Gaya na nakita niyo mga boss. So mas madali na lang ang proseso na to mga boss, no. Kasi nga gumagamit ng motor ang ating tambor or at reduction gear. So paikutin lang natin ang ating electric motor, tapos iikot na tong ating tambor. So sa ganong paraan is madali na lang hilahin itong ating luma na kable. So hindi na natin gagamitan ng pwersa or lakas ng ating katawan mga boss. Bra bra. Okay. Ating kalimutan na tanggalin tong lock ng lumang kable mga boss, no. Ito nakapulupot sa ating tambor, ang pinakadulo niya mga boss, pero tong lock, so tatanggalin natin to. Okay, ito na mga boss, malinis na ang ating tambor. So ready na natin ikabit dito ang ating bagong kable mga boss, no. Yung isang dulo niya mga boss, yan. So ito yung bagong kable, ayan. So ang pinakadulo niya mga boss, no, yan. So yan ang i-connect natin dito sa ating tambor, sa lock kanina mga boss, no. So dito. So gagamit lang tayo nito ng ating reduction motor pa rin mga boss, no, sa pag-ikot para i-arrange tong ating bagong kable dito sa ating tambor. Dito ka tro tro, dito palayo kamay tro. Na parang dili kay kamay ipit ba. So ayan mga boss, no, sa nakikita nyo is konektado na ang ating kable. So nakabit na natin ang bagong kable, tsaka konektado na siya sa pinakadulo ng ating rampa mga boss, no. So at dito sa ating tambor. So ngayon mga boss is
pinapaikot lang natin itong mga boss para higpit siya at itisar. Tapos ibabalik na lang natin ito mamaya. So, ihanda na ang ating mga grasa mga boss dahil magagrasa na naman tayo para iwas kalawang sa ating mga kable mga boss.